Isang magandang kwentuhan ang ginawa ni Ricky at Andrea sa video call na ginawa ng dalaga kinagabihan. Nagkwento nga ang dalaga about sa masasabi ng tatay nito tungkol sa naging laro ni Ricky kahapon. Ang galing mo raw, sabi ni Papa. Pero titingnan pa rin daw niya ang mga susunod mong games. Sabi ni Andrea na ngiting-ngiti habang ang kanyang phone ay nakapatong sa holder na nakaharap sa kanya. Hindi nga lang sinabi ni Papa kung approve sa kanya ang paglalaro mo. Ang tipid pa rin niyang magkwento about sa basketball eh. Sabi pa ni Andrea na kasalukuyang naglilinis ng kuko. Sa Friday nga pala ang next game natin. Nakita mo na ba yung nasa bag mong schedule natin for this November? Tanong pa nga ni Andrea kay Ricky na ngiting-ngiti naman sa kanya ng oras na iyon. Hindi ko pa na-check. Natulog kasi ako maghapon. Sabi naman ni Ricky na marahang napatingin sa malayo. Ginagawa nga niyang parang normal lang ang kanyang ekspresyon. Dahil ang totoong rason kung bakit hindi siya nakapag-chat kay Andrea kanina ay dahil bandang alas 2 na ng hapon umuwi si Chloe. Ang kanya namang nanay ay hapon na rin dumating kasama ang kanyang tatay. Wala naman silang anumang bagay na ginawa ni Chloe maliban na lang sa pagdikit nito sa kanya habang nanonood ng TV. Ang dami rin kwento sa kanya ng babaeng iyon na hinahayaan na lang niya. Ito rin ang rason kung bakit hindi niya natingnan ng sked ng kanilang mga susunod na laban. Isa pa, mabuti na lang daw at walang nagpunta sa kanilang bahay ng kasama ito. Ang iniisip lang niya ay nang umalis ito. Kung may makakita man na galing ito sa bahay niya, ay kailangan na agad niyang magkaroon ng maayos sa paliwanag kung may magtatanong, lalo na doon sa mga kaibigan niyang taga rito. Samansali ang next game natin, against sa Gloria. Pero pag-usapan na lang natin ang tungkol sa kanila pagbalik natin sa Mansalay. And alam mo, dumami ang followers ng page ng ating team. From 1K, naging 5K siya instantly within a day. May ngiti pang ang wika ni Andrea, na kasalukuyan namang pinagmamasdan ni Ricky sa phone nito. Hindi pwedeng mawala kay Andrea ang ngiting ito. Isa pa, siya ang coach namin sa Mansalay kaya kung may hindi magandang gawin si Chloe, ay hindi lang kaming dalawa ang maapektuhan, kundi pati ang team. Sabi na nga lang ni Ricky sa sarili na biglang natulala sa kanyang hawak na phone. Bago nga matulog si Ricky ay kalmado niyang inisip ang kanyang panibagong problema. Magiging okay rin to, sana. Sabi na lang niya sa kanyang sarili at ipinikit na nga niya ang kanyang mga mata. Mula nga sa Mahalta Resort sa Calapan kinahaponan noong Sabado, pagkagaling niya kina Ricky ay makikita naman si Chloe na kasalukuyang naglalakad sa may tabing dagat habang kasunod ng kanyang BFF na nagngangalang Marian. Ito nga rin ang kanyang editor at tagakuha ng video para sa kanyang mga vlogs. Ngayon nga ay isang paid advertisement para sa resort ang kanilang gagawin para sa kanyang next upload sa kanyang social media accounts. Makalipas nga ang mga ginawa nilang shots ay makikita na si Chloe na nakaupo sa isang pahigang upuan habang nakasuot ng shades. Nakasuot lang din siya ng two-piece bikini at makikita nga na may nakapaikot ding see-through na tela sa may bandang ibaba niya. Katabi nga niya si Marian na inabutan naman siya ng maiinom. Hindi naman gaanong mainit ng mga oras na iyon. At isa pa, may payong ding rainbow color ang makikitang binibigyan silang dalawa ng silong. Ano na ang plan mo kay Ricky Mendez? Nakasave na iyong video ng pagpunta mo sa bahay niya, pati paglabas mo. Sabi nga ng kasama ni Chloe na maganda rin ang katawan sa suot nitong shorts at bra na kulay white na kung saan ay makikita rin naman ang malusog nitong dibdib. Gupit lalaki naman ang buhok nito, pero isa pa rin tong pusong babae. Sadyang ito lang talaga ang hilig ng kaibigan ni Chloe. Marami akong plan for my Ricky boy. I know, hindi siya makakano sa akin when I started to chat him. And besides, alam kong hindi niya hahayaang masaktan si Andrea. I saw his fear nang bigyan ko siya ng tanong kanina sa kanila. Sabi nga ni Chloe na nakangiting ninanamnam ang fruit juice na kanyang hawak. Sira ka talaga. Sabi naman ng kanyang kaibigan na pasimple lang na tumingin sa ilang mga taong narito ngayon sa resort. Isang maliit na ngiti naman ang ginawa ni Chloe habang nagre-relax. Dito rin sila matutulog ng kanyang kaibigan dahil isasama rin nila sa vlog ang kanilang pagkain dito, pati rooms at lahat ng mga ito ay sagot ng resort. Bukod pa ang ibabayad sa kanila. Sorry Andrea, but soon, Ricky will be mine. Sabi pa nga ni Chloe sa kanyang sarili at nai-imagine na niya
na sila ni Ricky ang magkasama. Nakatayo siya sa likuran ng bench ng team ng binata at siya ang mag-cheer dito. Pagdating ito sa kanya, ay pupunasan naman niya ito ng pawis at aabutan ng tubig. Pinamulahan na nga lang siya ng pisngi habang iniisip ang mga bagay na iyon. Araw naman ng Linggo, ginanap ang laban ng Calapan City laban sa team ng Bungabong. Ikalawang laro na nga kagad ito ng home team magmula rin sa pagkapanalo nila noong Viernes kontra sa San Teodoro team. Makikita nga sa audience na magkasama si Ricky at si Andrea na pinapanood ang larong iyon. Nakita nga nila kung paano dinomina ng team ni Mover Flores ang buong laro. Kontrolado nga ng mga ito ang laban at nagkaroon ng balance scoring ang home team dahil hindi buong game naglaro si Mover. Sa unang quarter ay si Baron Cimeron ang nagmando ng opensa. Sa ikalawang quarter naman ay sina Tristan at ang dalawa pang Agoncillo, habang sa ikatlong quarter naman ay sina Von Aldaba at Baltasar ang nanguna sa pagpuntos. Si Mover ay noong ikaapat na quarter lang pumuntos ng maayos dahil doon lang din siya naglaro ng buong 10 minuto na pawang garbage time na rin. Sa kabuuan, napakadali lang na tinalo ng Calapan ang kanilang kalaban matapos nilang tambakan ng 50 ang mga ito. 125, 75 at talagang nagwala ang home crowd nang matapos ang larong iyon. Si Martin Suarez naman ang naging best player ng game dahil sa stats niyang 12 points, 16 assists at 5 rebounds. Hindi ko na kailangang makipagkompetensya kay Henrik para sa pinakamagaling na player. Ang focus ko ngayong season ay ang maging pinakamagaling na team sa pamamagitan ng mga players na mayroon ako. Wala na akong pakialam kung wala akong may puntos dahil ang mas importante ngayon ay ang manalo sa bawat team. Sabi nga ni Mover Flores sa isip habang tahimik na naglalakad palabas ng venue. Makikita nga rin sa likuran ang mga kasamahan niya. Kapansin-pansin nga rin ang seryoso ng mga ito matapos nilang ilang paso ang kalaban. Walang celebrations, walang masasayang talunan, pawang laro lang talaga ang ipinunta nila dahil alam nila sa kanilang mga sarili na may mga laro talagang dapat na silang paghandaang mabuti. Magsi-celebrate lang daw sila kapag sila na ang nagkampyon sa ligang ito. Mula naman sa isang bahagi ng venue ay makikita si Maki Romero na nakatayo habang nakasandal sa pinakaitaas na bahagi ng audience area. Nakita niya ang ginawa ng Team Calapan at kung ganito raw ang mangyayari sa oras na makalaban nila ang mga ito ay maliit ang tsansa na manalo sila laban dito. Mukhang mahihirapan kaming talunin ng Calapan kung ganito sila maglaro. Mukhang hindi na aim ni Flores ang maging best player ng liga. Nasabi na nga lang ni Romero sa sarili dahil sa susunod na Sabado ay dadayo ang team ni Namhover sa bayan ng Nauhan para sila ay labanan sa kanilang baluarte. Magkaganoon man para kay Maki, hanggat hindi pa nangyayari ang kanilang laban ay may mga pwede pa siyang gawin para paghanda ng isang laban na hindi na sila basta-basta papanalunin gaya noong nangyari sa una nilang laban noong Biyernes. Tumayo na nga rin si Mendez nang tumayo na rin si Andrea na hawak ang kanyang kamay. Medyo napangiti tuloy siya sa inaasal ng kanyang kasama na agad din niyang sinundan. Habang pababa nga sila ay marahan din niyang inalalayan ang dalaga. Matagal pa nating makakalaban ng Calapan pero mukhang ginagamit na nila ang lahat ng offensive power nila para matambakan ng kanilang mga makakalaban. Sabi nga ni Andrea habang papalabas sila ng venue. Si Ricky nga ay naisip din yun. Ang pagiging balanse ng scoring ng isang team ay nangangahulugan din na mas malaki ang magagawa nilang puntos na kailangang sabayan ng kalaban. Hindi rin nawala sa team ng Calapan ng depensa kung kaya't hindi basta makakapuntos ang kalaban. Mukhang iyong mga bago nilang player sa ilalim ng basket ay nakapokus lang talaga sa pagdepensa at sa rebounding. Sagot naman ni Ricky sa pagsakay niya sa loob ng sasakyan ni Andrea. Dahil nga tapos na ang laban para sa araw na ito, ay kailangan na rin daw nilang bumalik ng mansalay. Makikita na nga muli ang gamit nila sa likod ng sasakyan ng dalaga at nakapagpaalam na rin sila sa kanilang mga bahay dito sa Calapan. Mukhang ang pagkapanalo natin noong isang araw ang lalo magpapalakas sa mga team na makakalaban natin. Mas lalo yata silang naghahanda. Kaya kung makikita mo, nagbago ang style ng team ni Sir Mover. Parang nagkaroon agad sila ng adjustments at mukhang mas dapat tayong lalong maghanda sa sunod na mga laban natin. Wika pa nga ni Ricky na pagkatapos ay lumabas muna ang ulo sa bintanang nasa tabi niya
para tingnan kung may sasakyan sa likuran nila. Palabas na kasi ang sasakyan ni Andrea sa compound ng Calapan Coliseum. Kailangan din nating ma-utilize ang galing ng mga players natin. Kasi if sa iyo magpo-focus ang depensa, baka hindi kagad tayo makapuntos. Okay na si Valdez, pero kailangan pa natin ang ibang offensive weapon sa team natin. I know, all of your teammates ay may kakayahang umiscore ng double digits sa bawat laro. Ang kailangan na lang natin gawin ay mapalabas ito para mapaisip ang depensa ng mga makakalaban natin. Wika nga ni Andrea na bumusina muna bago tuluyang paandarin ng mabilis ang kanyang sasakyan. Si Dwayne, nakikita kong may kumpiyansa siya sa paglalaro kahit malakas ang kalaban. Kaya siya ang naiisip kong isa pang option. Siya ang magandang maging six man natin base sa naging performance niya against sa Puerto Galera. Tila hindi naman iyon narinig ni Ricky. Dahil sa paglampas ng kanilang sasakyan sa harapan ng Calapan Coliseum ay may isang babae siyang nakita ng hindi inaasahan. Kumaway pa ito sa kanya at hindi siya maaaring magkamali. Si Chloe iyon at mukhang nanonood din ito ng laro ng Calapan kanina. Agad na lang nga na isinara ni Ricky ang bintana sa tapat niya at nang makita ito ni Andrea ay agad namang binuksan ng dalaga ang aircon sa loob ng kanyang sasakyan. Pasimple rin niyang sinulyapan si Ricky at parang may napansin siyang kakaiba rito ng oras na iyon. Naisipan nga niyang tanungin ito. Baka matulog muna ako, parang sumakit ang ulo ko. Alam mo na, medyo mainit kanina sa venue dahil sa dami ng tao. Pagsisinungaling naman ni Ricky at napailing na lang siya sa kanyang isip dahil medyo nasira ang mood niya dahil nakita niya si Chloe. Sige, mag-stop na lang tayo sa nauhan siguro para mag-lunch. Masaya namang wika ni Andrea na nagpatugtog na rin sa estereo ng kanyang sasakyan. Tango naman ang sagot ni Ricky na marahan ang ipiningkit ang kanyang mga mata. Bayan ng Gloria. Isa nga ito sa mga bayan sa southern part ng Oriental Mindoro. Kasunod ito ng Pinamalayan at mula sa bayang ito ay daraan pa ng tatlong bayan bago naman marating ang Mansalay. Mula nga sa municipal gym ng bayang ito ay makikita ang puspusang training ng kanilang mga players para sa OMPL. Hindi ko inaasahan ang makakalaban natin ay siya pang tumalo sa team ni Ramirez. Wika nga ng isang player na nakasuot ng dilaw na practice jersey. May numero 11 siya sa likuran ng damit at makikita rito ang apelyidong Magsaysay. Si Charles Magsaysay ang team captain ng Gloria Shooters o ang team na ang karamihan ng mga players ay sa labas ang tira. Hindi sila masasabing malakas sa team, pero sa oras na maging magandang shooting ng mga manlalaro nila ay isa ang nasisigurong magiging resulta ng kanilang laban, ang pagkapanalo. Mukhang challenging kaagad ang una nating makakalaban, Cap. Sabi naman ng isang player na may numero 15 sa likod. May taas itong 6'3 at habang hawak nga nito ang bola ay bumigla rin ito ng harap sa basket na kung susukatin ng layo ay nasa 30 feet ito mula roon. Tumalon nga ang player na ito na may apelyidong Chua at makikita ang pangiti niya sa labi nang ang bola ay umarko na. Bumulusok nga ang bola pababa at hinalit nito ang basket nang pumasok ito sa loob ng ring. Mukhang ganoon na nga. Mukhang hindi pa pala tayo sure win laban kina Gerald. At isa pa, iyong bago nilang player na si Mendez. Siya ang kailangan nating pigilan sa laban natin sa kanila sa isang linggo. Dagdag pa nga ni Magsaysay na napatingin naman sa kanyang kakampi na siyang pinakamagaling pagdating sa pagdepensa. Si Ruel Galvez, ang 6'4 na player niya na handang ma-foul out basta mapigilan ang manlalarong ia-assign sa kanya. Ilang beses na nga rin itong nagawang inisin si Dre Sanchez na kung saan ay wala namang problema sa kanya. Kahit pa pagsalitaan siya ng masama o itulak ng malakas. Basta para sa player na ito, nakapokus lang siya sa buong laro ng player na ia-assign sa kanya ng team captain niyang si Charles. Siya ba ang ia-assign ninyo sa akin, Cap? Mabilis siya at malaki ang chance na palagi niya akong matakasan, pero napangiti naman ang player na iyon na marahang hinaplos ang kanyang braso na puro tato. Makakalaro pa kaya siya kapag may hindi magandang nangyari sa kanya? May ngiti pang ang winika ni Ruel na napatawa na lang habang nakatingin sa mga kasamahan niyang nagsasanay ng shooting. Kilala nga rin si Ruel sa pagiging magaspang sa pagdepensa at wala siyang pakialam kung masaktan ang kanyang katapat o kahit matanggal pa siya sa laro. Basta ang focus niya ay ang depensa
at ang sirain ng laro ng sino mang itatapat sa kanya, anuman ang mangyari. To be continued. So hello, magandang gabi. After ang ating update ngayong Friday ay magsha-shoutout na tayo sa mga nag-comment noong last update. Shoutout kay Romel Torsena, William Martinez, Chad Gale Bobis, Erwin Abong, Jeff Manipud, Rex Oybar, Joseph Wanabia, Ronald Esok, Christian Nemenso, Donna Olimpo, Juan Tubali, at kay Suetenya Magbanwa. Sa mga gusto magpa-shoutout ay mag-comment lang kayo sa update na ito para ma-shoutout kayo sa ating update sa Monday. Thank you. Tapos sa mga interesado namang mag-avail ng advanced chapters ng book 4, mag-PM lang kayo sa FB page ko na Taong Sorbetes. Tapos pwede rin kayong mag-membership dito sa YouTube channel ng 199 pesos sa loob ng 30 days. Magkakaroon kayo ng exclusive access sa members only na video ng YouTube channel na ito na 5 chapters per week ang update. Sa ngayon, as of recording, nasa chapter 175 na yung nandun sa members only ng channel. Yun ay sa mga gusto lang ha, wala tong pilitan. Kasi ongoing pa rin naman yung ating update na 3 chapters per week. Tapos sa mga hindi pa nagsusubscribe sa ating YouTube channel na binago ko na ang name. Bale, baka next year ko matgawa yung i-release yung bagong intro video at saka baka maggawa na rin ako ng logo ng ating channel. At tuloy-tuloy lang update natin ang Kinben Book 4 kahit dumaan ang Pasko at bagong taon. Mala nyo sa Pasko magkaroon pa ng isang update, mag-double update pag walang ginagawa. Kasi alam nyo naman pag anong araw medyo busy. Pero mag-update tayong regular na 3 chapters per week. Tapos subscribe na kayo sa channel natin sa mga hindi pa nagsusubscribe. Para kasi nakanota to sa aking bulletin board na pag nag 700 subscribers tayo, magkakaroon tayo ng 2 weeks na 5 chapters ang isang linggo. So bali 10 chapters yun sa loob ng 2 weeks. Yun ang magiging promise, reward sa mga nagsubscribe. So, salamat. Medyo namamaos. Thank you. Siya nga pala, bago ko malimutan, meron na nga rin pala tayong thanks button sa video. Ito yung similar siya sa Facebook na yung Facebook stars. Dito naman sa YouTube, parang magsesend ka ng thanks. Yun naman sa mga gusto lang ha. Sa mga gusto lang kasi may bayad yun. Hindi ko lang kung magkano yung minimum. Parang magsesend ka lang ng stars sa mga gusto lang. If gusto lang ninyo. Kumbaga, nandun lang yung button na thanks sa baba ng video. Yun ay sa mga willing mag-donate at ng tip. Bali, may counting porsyento ako doon makukuha. Parang ang kay YouTube yata ay 50%. So, yun. Sa mga gusto lang ha. Thank you.